Narito ang programang totoong-totoo, Tambayan sa TWIZ. Programang magliliwanag ng ilang mahahalagang mga issue. Tambayan, Tambayan sa TWIZ. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Sa programang Tambayan sa TWIZ. Magandang tanghali po kayo. Welcome sa Tambayan. Ako po si Dion Malano, aka Dion Six. Saka po ngayon sa ano, sa himpilan. Attorney Awesome Ahmed Paglinawan, live po dito ngayon in a very rare moment. Pero dapat may kasama ba tayo pa? Hindi ko alam. Bakong dumating siya, di kasama lang. Magandang nahapon sa inyong lahat. Ayun. Mga alipores ko. Alipores! Alipores ng mga ibang tao dyan na nanonood sa YouTube at saka sa Facebook. Ayun. At saka sa app. Di ba? At saka yung nakikinig sa radyo. Ayun. Mga hindi nakabili ng cellphone na mahal. May internet. O yung mga walang internet dahil walang mahalang data, ganyan. Awesome tayong lahat. Ayun. Anong gusto natin pag-usapan ngayon dyan? Kasi hindi ko alam. Asan ba si Trixie? Ano, may meeting eh. May meeting. Ayun, bago po ang lahat, 6 days na lang po bago magpasko. 6 days? 60! Ang konti na lang nun, 60 days. Ah, 60 days. Matanggap na po kami ng ano, ng regalo, matagal na po. Hindi naman ako kasi ano, masyadong yeah. Fan ng Pasko. Oo nga eh, alam ko tinatulog mo lang ano, yan eh. Undas. Undas yun, na malapit na rin. Mm. Tapos happy birthday po! Kamis Maroon, Pahani Sarne, ang kuwa po ng DWIZ. Ay, birthday. Happy yes. Birthday po, Madam Malu. Yun. Mm. Yan asan, yung palaging kasunod natin, di ba? Asan po ang panset? Oo. Yun. Oh, ano ba yung balibalita ngayon? Kasi election eh, pampagulo ito. Wala, Pasko, may paano tawag ba dyan? Sakaling dumating si ano, ang hapa-Tuesday ngayon. Saan ba si Attorney Glenn? Sana dumating siya para meron tayo, no? Dapat nga pala siyang dumating ngayon, no? O yun eh, yun ang dapat na ano kasama pag... Siya ang ating ano, special na pangyong pag-Tuesday. Nag-share na ba kayo dyan? Ayun, like and share po. Hindi pa kayo nag-share dahil wala naman tayong pag-uusapan ngayon kundi ako or si Dion ang pag-uusapan natin. Kuya Winner, ganyan. Kuya Winner, nakaupo, nahimik. Pero babati muna tayo habang sige, bumati ka. Ayan, sa ano, habang nandito pa tayo, syempre. Bata sa ano sa Facebook muna. Ayan, Diyos ko, ito na pala siya. Sino yan? In a very rare ano moment po. Oh, nagbabalik po kami. Para tayo punta ng patay. Lahat tayo nakaitim. Blue naman to. Blue ba yan? Blue yan. Ayun po. Magandang tanghali po. Tanghali sa inyo. Ayun. Ahmed. Siyempre. Na-traffic tayo. Siyang po JP po. Nandito po ngayon sa ano. Jay Varela in the house also live. Hi. Hi my loves. Ayun. Condolence pala. Sorry. Mama. Ngayon. Kakalabas lang po ni Miss Tala. So ayun, Jay Varela in the house. Ano pag-usapan ng tatlo? Diyos ko, mabati pa lang sa Facebook ako, eh. Ako ang pag-usapan natin. Pag-usapan nyo. Si Ahmed, pag-usapan nyo. Si Ahmed ba? That's your Ahmed Paglinawan. Oo daw. Certain. Ikaw topic natin ngayon? Gusto pag-usapan rin. Ako ang pag-usapan nyo. Anong chismis sa akin? Mga ganyan. Oo. Hindi ka raw naliligo. Totoo naman din chismis. Katotohanan. Teka. Magsi-share lang muna ako at sa ating mga kaibigan. Ano i-share mo? Like and share natin yung programa ngayon, no? Opo. Saan ba natin mahanap ito yun? Sa YouTube, sa Facebook. YouTube. Ano nga ito? Yung volume sa gilid. Ayun, alam ka na paano. Ayun. Sa YouTube, sa Facebook. Ba ito? Hangingay natin. Sa radyo. Oo nga, hangingay. Oo, may DWIZ app pa, ha? Oo. Ayan, pwede kayo mag-download niya. Ano ba yung telephone number? Telephone number. Hindi, yung app. Yung DWIZ app, meron po. Nakatawag dito sa mga earphone. Ano, meron. Earphone. At saka sa, ano, sa website ng DWIZ 882. Meron din na, ano, makipapanood din tayo doon. Ayun. Kung ano, kung gusto. Ay, naku. O, nagtatanong si Annalisa, kailan daw schedule sa tukan ni Mayor Isko? Hindi naman siya sumasagot eh. Mangyayari ba? Kami, magsasabakan niya. Ina-invite ko siya. Okay. Kasi ano, charity ito eh. Pag marami nanonood, may kinik, kumikita tayo, pwede natin iambag sa pagtakbo ni Leni Robredo, ganyan. Pwede kaya sa pag, ano, mga mahihirap natin nga kailangan ng ayuda. Ganyan, pwedeng gamitin ni Madam yon, ni Madam Leni, sa magtulong nga sa baba. Oo, yan sa baba. Baba. Oo.
So, ang mas mabuti dyan, oh. Yung ba't si Antonio, bayad kasi yata. Sinong bayad? Hindi, si ano, si Isko. Siya na, ano, siya nagtanong. Oo. Siya yun. Hindi ko na alam. Hindi naman, pupatol lang siya. Bana ng kalayaan ka na ngayon, brother? Ha? Isang dambana ng kalayaan ka na ngayon, ang pangalan mo? Ah, matagal na yung... Isang dambana ng kalayaan? Matagal na yung page na yan, kaya lang... Ano? Hindi ko siya nilalagyan ng laman kasi admin lang yan doon siya, isang dangkal. Binabati ko nga pala yung aking kapatid na si Isay. Oo nga pala. Birthday niya kahapon. At ayun, ngayon naman, birthday po. Happy birthday sa aking nanay na na deadbolt na. Asan man siya, ay happy birthday sa iyo. Ayun. Nanay ko. At saka sa anak niya tayo ni Trixie na pumano na rin. Mm-hmm. Ka-birthday ng nanay ko siya. October yan, ha? October 26. Opo, happy birthday po sa mga lahat ng may karawan ngayon sa buong mundo. Mm-mm. Asa na yung regalo ko? Regaluhan nyo ako. Bakit? Dahil birthday nila eh. O kasi ikaw, kakaiba ka mag-birthday na minsan. Sumagay, tawag ba dyan yung nag-birthday? Puro mga wala na eh, except kay Isay. Si Isay, buhay pa. Bigyan mo ako ng regalo, Isay. Okay, so wala tayong topic na pinag-uusapan. Wala. Ako nga, kapag-usapan. Diba? Kasi ang tambayan, siya tambayan, di ba? Tambay. Oo. Tambay ka, wala ka namang, hindi ka naman nakikipag-forum dun, di ba? Oo. Ganun naman yung tunay na... Ayan. Balik ka na. Okay na yan. So Dion, kumusta yung ano? Ay, wait lang, kwento ko yung biyahe namin sa Norte. Sige, kwento. Di ba last week, kasama po ako. Tapos, 2 weeks ago sumama ako sa biyahe. Tapos, last weekend, hindi. Oo, pero itong weekend sumama ako. Medyo smooth na po ulit. Medyo smooth na, po ang biyahe. Unlike nung una. Kasi po, di ba, nang sinikwenta ko po sa unang biyahe namin, medyo magulo po ang process ng pagpasok sa Norte. Oo, lalo na sa mga requirements. Yes, sa mga requirements. Tsaka meron sa ano. So ngayon? Sa punta Abra kasi meron sa... Medyo naintindihan na kasi namin. Oo. Halimbawa, doon sa pagpasok sa Abra, okay. Para yung kanilang checkpoint, passport kailangan may S, ano ba yan? S-Pass. S-Pass. Ngayon, sa internet mo kukunin yon. At karamihan ng mga tao ay hindi alam yung S-Pass o kung ano man ang existence niyan until you get to that checkpoint. Okay. Yung checkpoint na yan, walang signal. Yan. Hindi ka rin makakaagaw. Hindi ka rin makakaagaw. Maglalakad ka ng halos isang kilometro pa balik. Kaya pala, papasok pa, parating ka na sa checkpoint, ang daming sasakyan. Sabi mo, sa isip mo, shit, traffic na ito. Yun pala, lahat ng mga tao na sa checkpoint, naglalakad pa balik. Para makapag-signal. Para makapag-internet. Ang labo. Bakit doon nila pinwesto yun? Yun ang, kasi katabi na sa siya ng polis. Kasi pinag-isipan ng mabuti ang ng PNP yun. Checkpoint. Pinag-isipan nilang mabuti, yun yung ginawa nila. Opo. O nga pala lang ako, nga pala. Shoutout po sa mga polis dyan, sa entrance po ng ano ng Ilocos, sa checkpoint. Paabra. Paabra. Ano, nagpapa-shoutout sila po, ginawa mga polis dyan. Pinabate din natin yung mayor at saka vice mayor ng Pilar Abra. Yun. Ating kaibigan. At saka si Spaki. Oh, nga at ni Spaki, miss ka na namin. Masyal ka na namin. Paramdam ka. Siya na pala si Spaki. Miss ko na yung si Spaki. Si Fafi. Naka-receive kami ng info kanina na pwede na raw po ang mga turista sa Baguio. Ay! Mas maluwag na po. Bukas na yung mga bars sa Baguio actually no kami ng weekend. May mga ilaw na patay, hindi na naman po ang bumukas. Meron ba? Meron. Naglakad-lakad ako, dami. Kita mo agad ha? Pero hanggang 11 PM lang kasi daw ako, po. Kasi ako, nagtutulog lang ako dun eh. Oo nga. Ngayon, nagbubukas na yung mga ano, massage, mga spa. Oo nga, mga spa. Dito siya. Pinabati din natin yan si, ano, si sister natin na si sister Maricar Serrano. Buntis po siya. Ha? Paano nga rin yun? Sabi niya eh, buntis daw siya, naglilihi. Naglilihi? Binabati natin siya. Padala niyo naman nga. Buntis daw siya. Ayun. Sana JP, kamusta ka naman? Anong mo? Anong drama mo sa buhay? Marami na kami sa'yo rito. Huwag natin pag-usapan yung mga drama sa buhay. Ayun. Huwag na yun. Ako nga lang yun eh. Pang Biyernes yun eh. Pang Biyernes ba? Wala naman drama sa Biyernes eh. Dapat may script na isulat si Attorney Nick para dyan. Para maging ano, di ba? Nasa ba si Attorney Nick? Ha? Si Attorney Nick? May mga guesting ngayon kasi uso siya pag malapit ng Halloween, di ba? Bukas pala siya, no? Spiritista kasi yun, Spiritista. Oh, magaling baklang yun, kaya paano kaya muna natin sa buhay niya? Yun. So,
Tawag ba dyan? So maraming katanong daw, dahil election nga, oh. At may mga background sa mga, ito, abogado may background sa isa, sa law naman. Ano naman masabi niyo for lawyers for Lenny? Lawyers for, lawyers apostrophe S, lawyer apostrophe S for Lenny. Pero yung tanong dito, Democratic meron ba? Democratic. Oh, democratic. Is their democratic right to choice to yes, support of course, yes. candidate of, course. Of their choice mm-hmm. who is highly likely to be not a lawyer and according to Winnie Monsoja prediction Lenny will win. Lenny will win. Opo. Nagbago na pala ng profession si Winnie. No? Oh, si kinokompetensya na lang ngayon si Madam Oring. Buhay pa ba si Madam Oring? Matagal na. Baka na ipasa yung ano. Yung Bertod. Nalipat na kaya no Winnie Monsoja. Winnie Monsoja. Oh. Pero trabaho naman talaga ng mga economist diyan. Mahula. Na mag-predict. Talaga ba? Oo. Pwede mo lang mag-economista kasi manghula ako. Tingnan mo si Lenny Robredo. Magaling daw siya na ekonomista. Hindi niya alam kung bakit yung anak na manging isda ay nagbibenta ng isda. Sabi nga namin sa anak, maging rebelde ka, magbenta ka ng baboy. Well... Oy, pero sinabi niya yun? Oo! Di ba may interview siya? Magaling daw siya na ekonomista? Yung isa yung isang babae na matanda na ano inaway ng follower ko. Dahil sinabi yan, tanga naman yan. Klase nga, hindi nga niya alam kung ano bakit anak ng may isda nagbibenta ng isda sa palengke. Napakahirap namang i-connect kasi noon din. Dahil, pero sinabi ni Lenny na siya ay ekonomista? Ekonomista daw siya Sinabi niya yun? Graduate siya daw. Ha? Graduate siya. Graduate daw siya ng... Economics siguro, sabi equal siguro ang economics na. Iba ba yung economics? Alam ko, Ateneo something yun siya. Something. Kombinasyon. No? Kombinasyon. Pero yung ano kasi, ako graduate din ako na economics. Economics yun si JP. Oh. Pero sabi ni Gerardo Sikat, isang magaling na ekonomista at sikat to nung panahon ni Marcos. No? Parang NEDA secretary to nung panahon ni Marcos. Siya yung guest speaker namin sa graduation. Sabi niya sa graduation namin. Not because you graduated with this course, from this course, you can call yourself economist. Of course. Because that title is not earned by graduation, by your degrees, but by the accolade of your peers. Yeah. Wow. So mga kasama mong nag-aralin ng economy, economics. Or kahit hindi economist. Yeah, matatawag sa'yo. Kasi pwedeng agriculturist ka, pero... tinitingala ka ng mga kapwa economists na economist tong taon to. Then you can be called an economist. But you cannot declare yourself an economist. Ayun unless na. Somebody who is an economist or the group of economists consider you as one. Yes. Sabi ni Connie De La Cruz, graduate po siya na economics. Sa economics. Pero hindi ko naman narinig si Lenny Robredo na tinawag sarili niya na economist. Ang sinabi niya lang na narinig ko ay meron naman tayong wala sila na meron tayo na sila wala na sila ay meron at wala. At kayo hindi ko na maintindihan, hindi ko na maulit Kagaya ni Gloria, si Gloria is not only a graduate of economics but she's a professor, a former professor in the UP School of Economics. Talaga? Hindi ko alam yan. And nobody considers her an economist. Okay. Kaya nung unang kaklase nga niya si Bill Clinton or something. Ang ano nga 'di ba argument sa kanya dati nakabasa ka lang ng libro ni Samuelson and Nordhaus, economist din kalam sa. Pero professor 'yan, ha. Professor na 'yan. Okay. Unlike ito si Stella Kimbo. Si Stella Kimbo, congresswoman ng Marikina. Talagang bago siya naging congresswoman, she is regarded as an economist. Dahil yun yan talaga. Ang may case. Magsabi na I'm an economist and I can speak as an economist. Yeah. Kasi bago ka naging politiko, talagang tinitingala trabaho siya. No, hindi siya trabaho It's ano bang ginawa niya? May mga ano siya, ganda yung mga research niya. Research. Kaya yung kanyang input to the discourse of economics. Sabi nga nila, 'di ba? If you have
one issue and 10 economists, you will have 11 opinion. Yan, 11 opinion. Mm-hmm. Ang ano, ang mga philosopher naman, kagaya ko, philosopher ako eh. Philosopher lang ako eh. Ang mga philosopher naman, philosopher lang ako. Sa ang aking professor na si, Arturo Perez, ang Dr. Perez sa UP, sabi niya na if you think, you are already a philosopher. So everybody who thinks is a philosopher. Si Lenny is an economist, not a philosopher. Yun. Not I'd, even an economist. I'd kasi, rather discuss philosophy than economics. Sa totoo lang. So there is no specific thing for to do in order for you to be a philosopher. Okay. You just have to think. Think. Which is not a very easy thing to do. Yeah, also, yeah. Which is a basis for existence. Cogito ergo sum. I think, therefore, I exist. Yeah. Kasi, I eat, therefore, I am fat. I think, therefore, I am having an orgasm. Cogito orgasm. Iyan yung ibig sabihin niya. Ayun. So, para sa mga kabataan dyan na nag-iisip kung anong kurso ang kukunin, ayan, makakatulong itong pag-uusap na ito. Okay. Sa pagpili kung anong kurso, gusto mo talagang umasenso sa buhay, mamili kayo ng kurso na merong bar exam, merong board exam, o merong professional proficiency exam para matawag niyo yung sarili niyong professional. Kasi at may mga kurso na natapos ka nga sa kurso na yun, hindi mo naman ma-claim yung title. Di ba? Yes, yes, yes. Kagaya ng engineer. Oh. Pag meron kang papel na engineer ka, engineer ka. Kahit wala kang project. Di ba? Uh-huh. Attorney. Kahit attorney no case. Basta attorney. Attorney no case. Di ba? Okay, attorney talaga pala si Lenny. Attorney talaga. Siya, joke, no? Ganyan. Ayun, si Kuya Winner, oh. Professional, ano yung siya? Sound engineer. Sound engineer. Ano yan siya? Hindi, ano yun? Technician. Broadcaster. Yun. Profession yan. Oh. Oh, hindi mo pwedeng palitan yan. Yes. Yun, nang basta-basta lang. May lisensya yan. Importante yan. Yung lisensya niya, hindi mo pre-qualification yun sa trabaho niya. Oo. Oh. Pero ang pagiging economist, pwedeng... Adam Smith, hindi naman nag-aral. Si Adam Smith, hindi nag-aral yun. Basta nakaisip na lang siyang corn. Hindi, pinag-usapan niya corn. Ganun ba yun? Butter. Buns and butter. So makatweet? Broadcaster, ito. Hindi mo kailangan pag-aralan to. Kaya nga, yung broadcaster, yung radio anchor, TV anchor, pati yung journalists, hindi ba yun sila professionals? Kasi hindi naman profession ito. Itong in the strict sense of the word. Kasi ang profession, as defined by law, is something that you do that is regulated by the government. In other words, meron kang license na mawag sa gobyerno. License to do it from the government because it's regulated and you are given a license to give you permission to do it. Itong mga journalist, wala naman. Hindi yan pwedeng i-regulate ng gobyerno. Bakit? Kasi meron tayo sa konstitusyon, no one, there shall be no law passed that shall abridge the freedom of speech. So hindi yan pwedeng i-regulate kasi nasa saligang batas, huwag mong papakialaman yung freedom kung of speech. Kung sino lang ang pwede magsalita. So anyone is a journalist. Anyone who publishes anything. Yes, is a journalist. So everyone who is on Facebook is a journalist. Ayan. So kapag kini-criticize ng mga mainstream media, yung mga kagaya natin, na hindi daw tayo journalist. At we are a threat to freedom of speech. Kalokohan 'yan. Because yung ignorancia, the truth will set you free. Have the means and method to know the truth. Without truth, there can be no trust. And without trust, there can be no democracy. Yes. According to Maria Ressa. Kalukuhan yan dahil si Maria Ressa, hindi nga niya alam kung anong ibig... Truth is not the fear of the journalists. Truth is the fear of the philosophers. And yung mga filosofo nga, hindi nga na maintindihan yung truth eh. No philosopher now can say to you the nature of truth, or if there is one set of truths about this universe, because that is one thing that until now philosophers from the very beginning
Plato, before the pre-Sophistic philosophers, before Plato and Aristotle, already grappled with. So that nobody can really say that we are the guardians of truth. You don't even know what the hell truth is. But there's only one truth that is undisputed, and that is mathematical, yung mga basic mathematical truths. Like 1 + 1 = 2. Of course. Diba? So, math, and to some extent, religion, yun lang yung nag-claim ng truth. Alam sabi nga ni Jesus, I'm the truth, yan. The way, alam mo kung bakit right. Madali yan? Because there are two bodies of things that exist in our minds. The first part is the material thing. Okay? So that when you say that there is a microphone in front of me, that statement is true because there is a material microphone here in front of me. But when I say there is love in front of me, how do you know say that it is a true statement when you cannot see love? Hindi naman pinanganak yet sila, but naglakad-lakad, naging kaklase mo. So now, how do you deal with that kind of concept? Like abstract concepts, like love, freedom, justice. How do you know now if this is a statement about love is true when you cannot physically see love on earth? Okay, so coherence yan, kagaya ng mathematical theorems, mathematical postulates, na because it is defined as that, you cannot go wrong. I mean, you know, a circle is a circle. It cannot be a square. A square has four sides. It cannot be a triangle because a triangle has three sides and three angles. So by definition, that's what they are. And if you see something or you are told something that is, say, for example, there is a square circle in Berkeley University in the U.S., it is just really a philosophical joke. There is no square circle. A square is a square and a circle is a circle, even though you don't really see a circle existing in this world. You see figures of a circle, but a circle itself is just a concept. Like, for example, 1 or 2 or 0. These are concepts. And how do you know now that a statement about 1 is true when you cannot see 1 in this world? I mean, you know, love, justice, freedom. You don't see these things. Even science. Okay, science is just a set of theories. And yes, na coherent sila sa isa't isa. So that even, yun nga, napakasimpleng bagay yan. Coherent things, coherence theory governs conceptual things like abstract things, ideal things. And correspondence, strictly speaking, is the rule that governs statements about material things. If the concept corresponds with the physical world and you perceive that and you see that, then the statement is true. O alam kaya ni Maria Reza itong pinagsasabi ko? Hindi, ang problema sa sinasabi ni Maria Reza. Parang she's speaking from that moral high ground na for this year she was accorded the Nobel Peace Prize. And especially for journalism, most people will assume na what comes out of her mouth is a philosophical truth, di ba? But the statement that without trust, without truth, there's no trust. Can be no trust, and without trust, there can be no democracy. That progression in the line of argument is absurd. Because it's completely absurd. If you already know all truths, life will be boring. And why would you need democracy? You will everybody not knows need democracy anymore because ang purpose ng demokrasya, di ba? Magkaiba-iba ng ano, kasi magkaiba yung ating opinion and that makes life dynamic and nice, di ba? Yes. Eh kung alam na natin anong then we will not be fighting, we won't even be talking to each other. Wala nang need for any democratic or any social discourse. Kasi known mo na yung truth. Ignorante to si Maria Reza. Di ba? Hindi ko maintindihan kung bakit. And of course, truth, there will be trust. Like you trust in God. Di ba? If your truth is God exists, then you trust. You trust God. And because you trust God, hindi mo na pagdidebatehan kung sino totoo, hindi yan. Hindi, sino yung tamang reliyon. Para sa'yo, ito na yun. Ano na, Tingnan mo, sa reliyon, may demokrasya ba dyan? Wala.
Oh, yung si mga, Pope lang ang tama dyan. Oh, yung pagpili ng mga leader ng simbahan, may kinalaman ba tayo? Wala. Sa kahit anong religion, wala. Oh, that is why. There can be no democracy when there is already truth. If there is one absolute truth, there can be no democracy. There is no democracy. No need for democracy. You don't need it. Di ba? So, this statement coming from the Nobel Peace Prize holder, my God, Nobel, who gives his body? Who is this body that gives out this award? Yung Nobel institution na doon sa Sweden ba yun o sa Norway ba yan siya? Diba? No. You give a Nobel Peace Prize for journalism to a convicted libel. That is my point. Because if there were an absolute truth, then they would have known that there is an ongoing discourse or debate here in the Philippines as to whether or not totoo itong halimbawa yung suppression of freedom of the press or suppression of freedom to express. Si Maria Ressa, yan yung kanyang sinasabi sa labas. Mm. At nagpapaniwala naman itong Nobel Peace Prize awarding body. Oo. Lahat tayo dito, kahit na minumura yung presidente, ay nagagawa yan. Di ba? Meron nagsisinungaling as an anchor on TV shows, completely lying to the to the audience, and they are able to see it. Whereas Maria Ressa goes out to Europe and America and says there is a suppression of journalism in this country. And yet, she's able to say it. That is why there is no absolute truth about that. Because if there was, then the Nobel Peace Prize awarding body would have known that this person is lying. Yeah. I don't even know if anybody can still lie if everyone knows the truth. O nga, no? Yeah. At dahil dyan, mag-break muna tayo. Magbabalik po ang tambayan. Muli nating balikan. Tambayan sa DWIZ. Magandang hali po at welcome back sa tambayan. Ako po si Dion Malano, aka Dion Say. Kasama po sa impilan, Attorney Awesome Ahad Paghinawan. Oo. At si JP Varela. Ayun. Pero, pasensya na sa mga dumudugo yung sasabi dyan. Mga ilong nyo. Kasi, bakit? Intro lang yun, Dion. Intro pa lang ba yun? Intro lang yun. O sige, kaya yun. Mas malala. Kasi ito yung mas malala. Ang katotohanan, okay, dapat huwag natin yung gawing parang precondition para sa ating pag-iisip. Kasi hindi talaga natin ma-achieve yan. We will never know the truth. Never know that. Kasi kung magpapaniwala tayo dito sa mga liberal na sinungaling. Mga broadcaster na mga nagsasabi na sila yung tahanan ng katotohanan. Lahat naman sila nagsasabi nun? Lahat yan ay isang kasinungalingan. It's an aspiration that we will always want to say the truth. But now, let's look at the truth. May mga bagay na tinatawag nating facts. May mga bagay na alam natin because we experience it personally. Like kanina, nag-drive ako, nakakita ako ng lalaking naka-pink. That is a fact. But is that a truth? Depende kung ano ang pinag-uusapan. Kung hindi na natin pinag-uusapan yung nakita mo, why is that the truth? It is not a truth. So, anong ibig sabihin ng sinasabi ko? Ibig sabihin, a truth is a condition of a statement, okay, or a sentence or a declaration in relation to the issue at hand. So, kailangan may issue muna. Ano ba ang pinag-uusapan natin? Relevant ba yan sa desisyon? Ngayon, meron ka sasabing statement, kung may kabuluhan yan doon sa issue, then it is true in that discourse, in that issue. But it is not the truth for everyone at any and every time. And the truth is not even relevant in all discussions. No, like, kailangan. Pag nagbasa ka ng mga desisyon ng Supreme Court, they don't deal there about the truth. There is no truth there. They look for such facts, di ba? The facts that can be established so that you can come up with a decision that can be justified by those facts. Because it is not even the objective of legal proceedings na to search for the truth. There is no such thing. We strive to determine to achieve justice, for example, by applying laws
On facts. Okay, on facts. But truth there is just a little, it's just a little part of the entire judicial proceedings. Why? Because it is not the all, no, the end all and be all of everything. Truth is overrated. And it is only important when you are in a class, in a course of epistemology, which is the study of truth. Diba? And that is a philosophy, and I've been there, and I've gotten a 1.0 grade in that subject. So that's easy for me, but still, I do not know the truth. Pero a fact ngayon na relevant sa ating mga kaibigan na nakikinig dyan sa bahay, at saka ano, the fact is, dumadami ng tao sa daan. At yung mga tao ay nag-attempt mag-recover ng buhay nila from the lockdown that we experienced for more than 1 year. That is a fact which is close to the truth. Okay? Na kailangan nating tutukan. Di ba? Kagaya nung balita kanina about children going back to school. Okay. I observed last Sunday na daming tao kahit saan. Pumunta ako sa Eastwood. Hindi na kami bumaba kasi ang daming tao. Sabi ko doon tayo sa may ano, sa may Arcobias, doon sa may Landers. Namili ng ano, school supplies siguro. Hindi, naglalakad lang. Mamasyal. Mga bata, maliliit, tapos, pinapanood ko yung isang bata na nakikita ko, bagong aral maglakad. So iniisip ko, itong batang to, probably, never came out. And this is the first time that na-experience na yung mundo. So yung reintegration ng ating mga kabataan before going back to school, 'di ba? How to deal with crossing the street again? 'Di ba? Talking to other people. May naka-face shield. Crossing the street. Staying distant from others by walking. How do you eat in canteens now? Isa pa yun. How do you talk to each other when it's on the recess? Eh, dati kasi nagkukumpul-kumpulan tayo, tatawanan tayo, babatuhan tayo ng kung ano-ano. Ngayon, they will be at least 2 meters from each other. Yan. So, yung proseso na yan, are we prepared for that? Ito yung mga truth na importante, na relevant. Relevant sa ating buhay. At I don't think it is fair for Rappler or for Reza to claim na Facebook is biased against the truth. Kasi, on one hand, Facebook and YouTube, although I do not really agree 100% with their policy na itong mga anti-vaxxers, yung mga nagde-deny ng yung mga content na pinapalabas sa Facebook, sa YouTube na peke yung coronavirus, ay kinukontain nila. Diba? Ayoko. So, on one hand, yung kanilang suppression ng ganong klaseng content, may justify Reza's claim. Okay? But these are also not pure facts. Okay? Yung suppression nila nung ivermectin content, yun yung medyo questionable kasi scientific din naman yung source noon. Pero yung innuendo na yung coronavirus is not a virus but it's a bacteria, di ba? Or it's invented by China in Wuhan. Well, yung invention part is even just kumbaga pwede pa yun kasi those are things na pwede mong ma-establish pa, no? Pero yung hindi siya bacteria, very basic virus. Information na hindi yan virus, bacteria yan, kaya pwede yan antibiotic. di ba? That is, yan yung ano, pwede mo talaga isuppress. Yan, yes. That is not based on any factual. Ang problema kasi dyan is, if you deal with the truth and you are going to censor or tell people not to believe this because this is not the truth, then you need to know everything. How can you be that person when you do not know everything? When you say that this is not it, then it presupposes na mas magaling ka sa mga scientists na nag-aaral ngayon on the hospitals and labs about the coronavirus. When even they do not know the coronavirus, and here you are saying that they are the gateway to truth, that you will say what is true and what is not.
yeah. about the COVID-19 na pandemic. Hindi ba siya so, who the hell are you? Sinasabi nga nila, di ba, na ano nga yung paano raw. It's, ano ba yun? Yung ano, yung, ano ba yung word na yun? I forgot. Na yung coronavirus daw. Oh. Is conspiracy. Conspiracy. Oh. Yeah, it's a conspiracy. So, hindi lahat naniniwala. Until now, may mga katulad ng governor ng Cebu. Oh. Siguro, oh. hindi pa rin siya naniniwala na may virus talaga. Na, oh, ano, denier siya. Kasi, importante ito dun sa sinasabi ko kanina about the truth that all of us must face. No? Dahil when people are going out again, into the streets, going back to their economic activities, yes. their leisure activities, their bisita-bisita with relatives and friends, and ano. Importante na may establish kung ano yung kanilang dapat nagalawan, lalo na sa kabataan na na-trap ito ng isang kalahating taon. Siguro dapat may programa for that, no? How to reintegrate back to society in under these circumstances. Kasi nung ino-observe ko nung ano, no, and this is based on my observation, yung mga bata talaga sabik na sabik na nagtatakbuhan, ano, without any, para silang nasa playground noon. No? Iniisip ko, siguro naman, dahil na, lahat naman yan sila, na-trap ng isa't kalahating taon. No, wala naman, even understand. Diba? Wala naman yan silang danger na magkakahawaan ng mga ano. But, may isa lang dun na ano na may sakit. Tapos na yan lahat. Oh, so that can be a super thing. Now, ano, ang punto dito ngayon, halimbawa about this COVID-19 pandemic and the information that comes out on social media, on mainstream media, the regulation of this information is not about truth. It is about order. It is about public order. And the government does not regulate all these things. And I say the government because only the government can do this and nobody else. No private corporation like Rappler has the right to do this, to regulate information on the COVID-19. Because they don't have that kind of objective na for peace and order. The government, however, has this interest. Na kahit na totoo o hindi, we have to suppress this because this is dangerous. When people believe these people, even if they have the right to speak, okay, whatever they think of the COVID-19, but if there is a danger, if there are people who will be put in danger because they believe this person who is not exactly a scientist or just a stupid, ignorant liberal, will say all of these things, he has the right to say that. But the government also can limit this, regulate its back, because there is clear danger that when danger people believe this guy, they will die. So there is no truth. That is the part of the objective there, but sa peace and order and public safety. Okay, it's gagawa ng paraan ng gobyerno tapos ang lalabas na naman freedom of speech na naman. Suppression of freedom of speech na naman. Yun. And by convicting her of libel, no? Wala daw i-claim niya wala daw freedom of the press. Ignorante talaga tong babae. Tapos i-silence yung mga taong katulad natin. Sabi niya, there's no freedom of press naman. Yun. So, maraming dapat na i-observe. Tsaka sa pag-analyze natin ng ano, no? Anong kailangan ng ating mga kababayan. Lalo na yung ating gobyerno na i-address na very basic truths na hindi mo naman kailangang idaan pa sa korte para i-establish, di ba? Agay no anong kailangan ng ating mga kabataan para makabalik sa daan, sa ano, makabalik sa eskwelahan safely or ma-integrate ulit sa society safely after 1.5 years of stagnation sa bahay. Sipin mo yung anak ko. Alam mo anong niya? I will not go out of the car. Bakit daw? Natakot siya. Nakikita niya sa labas. Na ano? Na daming tao. Tingnan mo. Totoo, ako naniwala ako that there is a virus that if you get this and if your immune system is shot, then you will die. We know this. But we also know that we cannot fear this like paranoid and not live anymore and not work and not do anything. Wait, para sa akin, naniniwala ka na party pa ng destiny. Kung tatamaan ka, tatamaan ka. Well, there is that. But, yun nga, pero,
Ibig sabihin, wag din natin destiny on the one hand, and the other is that you know this, but you cannot live in seclusion forever because you are COVID-19. So how do we deal with this thing? We forget about the truth for a while. We forget about the pursuit of what is true about everything, because we cannot reach the truth at all. Mm-hmm. There is no way to do that. What we want is just to guess, and in our guess, everybody shares in the rationality, the reasonability of our guess. Then we observe this guess until such time when there is new guess that says your guess there was wrong. This is the correct guess. Bago na yung facts, di ba? So kumbaga yung pursuit na kailangan mag-act lang based on truth. Yes. Di ba? Tama yung sinasabi ni Atty. Ahmed. Isang tabi natin na yun yung ating criteria before action, na kailangan ma-establish yung truth. No, we must act based on what are the available facts now. And what is needed immediately to make a decision, to make us move on. Like the facts now is yung ating mga negosyante are really in a bad shape. Kaya bukas na, we need to understand them. Dapat magkaroon ng matinding programa. Not only by government but even by the social NGOs, private sector to assist yung ating mga negosyante to recover, because nabasa ko lang yung ating MSMEs are hiring 9 out of 10 Filipinos. So small and medium enterprises, yes, sila ang nag-employ ng 90% ng lahat ng empleyado. And ilan sa mga small and medium enterprises ang nanghirapan sa ngayon? Nangyari talaga ng gusto. Maraming nawalan. Maraming nasa panganib. Yes. Diba? And these are the facts na kailangan nating ma-establish. Anong ginagawa ng ating legislatura para sa kanila? Yan. Diba? Nangangampanya. At least we are talking about the Senate, the Congress, now after the ABS-CBN and fiesta have been silent, but I suppose they're doing good on certain things like making laws and making the budget and all that stuff. Bayanihan 3, where is it? I don't know. Alam ko alert level 3 tayo. No, Bayanihan 3. Bayanihan Tadalo yung batas. There was a move to have a Bayanihan 3 na pinigilan ng Senado. Hindi yan gumalaw sa Senado dahil ayaw ni Soto. So where is it now? I do not know where it is. Kasi yun yung ating yung isa sa mga responses na kailangan sana na ma-implement. But I don't think kung ikaw ay kalaban ng administrasyon at ikaw ay senador, hindi mo papayagan na pumogi yung administrasyon, di ba? So kung gustuin mo na bumagsak yung ekonomiya ng Pilipinas by next election para manalo ka. So, talagang titigil na ba tayo? No, hindi naman. But in general, we're talking about a truth. Di ba? Based on logic. Di ba? Na kung ikaw ay isang politiko, at kung iyong action ngayon ay makakatulong sa kalaban mo in the next election na malapit na, di wag mong payagan yan. Di ba? Yan. Ang problema, kailangan to ng taong bayan. Kasi, kung wala tayong magiging response in the sense na halos kahalintulad ng mga learnings natin along the way, buyout, diba? Buyout ng mga debts ng mga small businesses. Diba? Style to, yung ginagawa to sa US, diba? And they're doing it right now, no? They're still doing it. Because that is a part of what it takes to keep the economy going. Kasi pag walang gumagalaw na pera, mamamatay tayo ang ating ekonomiya. And when that happens, the truth will not be... It's not important anymore. Diba? That truth will be the last thing you will want to find. The first thing you want to find is money. But there are many ways of getting to the truth that when we say truth, na small letter na lang, sabihin na lang natin, let's distinguish what is truth with the capital letter and a small letter. Yung small letter, yun yung concern natin, yung everyday people.
Yung ano yung pamasahe ko ngayon, saan kakainin ko mamayang gabi. We, these are the things that we are concerned with. Itong concern ni Maria Ressa is the absolute truth that kami lang ang may alam ng nangyayari sa media. Lahat na sasabihin namin totoo. At pag sinabi namin hindi totoo yan, i-suspend ka ng Facebook. Ganyan. O nga pala, shoutout po kay ano kay Ellen Tordesillas. Kamusta po tayo? Nagkatrabaho po ba tayo dyan? Si Ellen, namo. Nasabi ni Pinay Parazzi, hindi po pinirmahan ni PRD yung Bayanihan 3. Nasasabi dahil nandun yung ayuda na 10,000 na sinusulong ni Alan Peter Cayetano, naalala ko na to. Hindi, pero nakapasa ba yan sa ano? Si hindi, Senado? Pero may umikot. Pumasa yan sa ano eh, sa Congress. Pumasa sa Congress. Sa Senado, tumakbo ba yan dun? Yun, hindi ko alam, pero may umikot na balita na nakuha ko na kahit ako nadamay ng slight, pero hindi talaga nakapasa ng tuluyan, na may naghahanap daw ng mga pangalan itong si Cayetano na bigyan ng 10,000 pesos. Oh, ay yun. Kung mukha na kumalat yun, ano umabot sa akin yun kasi hinihingi na yung pangalan ko, pero ano ba? Ano ba sabi? Yun na lang. Ibigay mo yung pangalan mo. Pag kami nagbibigay ng politiko, tanggapin mo yung pera. Tanggapin ko naman, pero hindi ko alam kung nangyari eh. Okay, boto. Boto mo yung gusto mo. Pero pag kainagutan ka ng pera ni Manny Pacquiao, halimbawa nakapila ka, tapos nandoon si Manny Pacquiao, nakatayo, namimigay ng pera sa mga tao nakapila, itanggapin mo. Oh, tanggapin ko naman yun. Problema yan. Huwag mo na i-boto. Hindi ka i-boto eh. Namimigay lang naman yung mga kailangan mo ko i-boto, binigit ang pera eh. Bakit mo i-boto yan? Subiri to push for passage of Bayanihan 3 Law. So, nakapasa na to sana eh, sa Kongreso noong July pa lang. Tapos nakabinbin nito sa Senado. So, ayan yung ating mga ano dyan. Because kung wala tayong mga pump priming activities na mangyayari sa ekonomiya natin, the truth is we will all kill each other. We will go into... No, we'll kill them first, then we kill each other. We don't know that. But magkakalechi-lechi buhay natin kapag ang bumagsak ay yung ating mga middle class, yung ating small and medium... That is the bulk of economy. Because dito nakasalalay yung buhay ng ating mga pamilya. Ayun. Pero ano, bago mag-commercial, may mabilis na. At least vlog, thank you. Pinay Paparazzi, Diane Awakay, sino man ito? Pasalamatan mo rin ako. Salamat sa'yo. JB Akar, tawag ba dyan? Candy, thank you very much. Sino ba yun? Iyon, Francisco Totti, kung mai-issue ka, magkita tayo rito. Tayo mong alam eh. Sino? Pinapasikating kita, sabi ko sa'yo. Sino? Francisco Totti, sa ano, sa YouTube. Daming alam, daming arte eh. Opinion niya yan. So, kung ano yung mga opinion na gusto mong ilabas, ilahat. Sabihin mo lang. Sige, go. Huwag ka lang mag-advertise siya. Huwag ka lang umasa na may maniwala sa'yo. Kasi kung magaling ka talaga, ba't wala ka dito? Yun. Dengan argument, is that the truth? Pero ano ba itong sinasabi ngayon na mga India, mga Arabo, at si Lenny Robredo ay close sila? Ano ibig sabihin nito? Ha? Bakit ang mga Arabo at saka si Lenny Robredo may relasyon? Hindi kasi, yung survey na ginawa ng ano, something. Rappler. Ang mga likers po, ang reactors dun sa kay Lenny Robredo is ano, puro mga Arabo at saka Indiano, puro mga foreigner. Oh. Kasi di ba natalo siya kay BBM, so... Ah, dahil mo, bakit kaya dahil mukha siyang kabab? Hindi ko alam. Pero amoy sibuyas ba siya? O bakit maraming Arabo gusto sa kanya? Ay, hindi, kasi kung maalala ninyo, at the beginning of Duterte's term, pinadiglan niya na kabab. Ano yun? Hindi, na kalaban niya yung mga ano, yung mga 5656. Naalala ay, mga Indiano. So, nagkaroon ng parang crackdown sa kanilang 5-6 operations. Sa pagpapautang lang kasi ano. Kaya, mas gusto nila yung prinsipyo ng mga naunang administrasyon. Na pinapabayaan lang sila. Na pagsamantalahan yung ating mga kababayan na magbayad ng 20% linggo-linggo. Kasi pinagsamantalahan din tayo ng mga yan eh. Yeah, because they do not know how it is to be the one who needs to borrow from a foreign person who is asking for a really high interest on your borrowing. Ano, unconscionable interest.
Oh, eh dati ang tawag diyan ay ano nga usurious. Yan? Usurious. Usurious. Eh, pero hindi na naman tinanggal na ngayon yung usurious. Pero na sa Biblia yan. Kaya yung... Ang mga ano, manggamit. Yung galit naman nila kay Duterte is there. May rason dahil to them, hindi siya disente, bastos, nagbumura ka, ganyan. Hindi lang yun, pinagbabawalan sila magpa-5-6 siya. So, alam mo yun, pag nireklamo mo siya... Pag bawal nga yun. Yes. Bawal na ako. Kahit sa Biblia, bawal yun, di ba? Kasi percentage kasi yan eh. Ah, kahit na sa Supreme Court, iklara nila yan na ano yan. Dati kasi illegal. May batas na usury is a crime. Pero hindi na. Yan. So kung gusto nilang ibalik yung dating sistema, at hindi ano, yan. Pero hindi ko maintindihan, ang pinagbawal itong mga 5-6 na to, itong mga ginagawa ng mga credit card companies, ng mga bangko na, not banks, yung mga bangko may regulation yan eh. Pero itong mga nagpapautang sa internet, yung ano bang... 60%. Yung mga ganyan. Tapos natakot-takotin ka, itetext ka araw-araw, guluguluhin ka ng ganyan. Dapat yan din ay, ano, magbawalan din siguro. Tsaka may isang decision na nilabas ng Supreme Court, I don't know if it is the 2017 or 2019, na diniscuss nila yung 3% per month na interest. May computation pa nga dun na this is unconscionable. No, because with this interest rate, then compounded pa yan, may penalties pa, may computation pa yan. Assuming umutang siya ng 100,000, nag-triple yan ng ganitong ano, and by this time, nag-increase na siya by 1,000%. So, diniscuss na yan ng Supreme Court na unconscionable yung ganyang rate, 3% per month. And yet, you go to the SEC site, and meron doon listahan ng mga financial companies na approved sa kanila may lisensya. Nakalagay doon kung magkano yung kanilang interest rate. Meron 2% per day. Meron 2% per day, 1.5% per day, may 60% per annum. Dapat isa bagsakan na dapat yun. And nakapublish ha. And that is because dineregulate nga yung, ano, yung usury. So wala na yan. Ang ibig sabihin, pag may nagreklamo, mananalo pa rin siya because of that decision in the Supreme Court. But you have to fight it out. Until the Supreme Court. Kasi hindi rin naman pwedeng pagbawalan yan because sometimes, kung gusto talaga ng tao na mangutang ng ganyan na rin, kasi kailangan niya, namamatay na yung asawa niya, ipautangin yan. Pero pagka unconscionable at magreklamo siya, lalo na siyang mamamatay na silang dalawa ng asawa niya pag pinagbayad sila nitong mga nagpapautang, pumunta siya sa korte, baka mananalo pa siya. At dahil dyan... it is unconscionable na kumain tayo ng oras sa susunod na programa. Ate Maru. Ayun, yun na. Paalam na. Paalam na kayo. Oh, GC, bye, and see you next time. Ayun. In the next few months. Susunod na programa, In the Heart of Business, kasama si Miss Maru Pahati Sarne at Mr. Lito Gagne. Magbabalik po ang tagbayan bukas with the Tornik Nangit. Hopefully, pag live na po siya tomorrow. Ayun, maraming salamat sa pagsama sa amin. Yun na yun. Oras pa, laun na. Tambayan sa DWIZ.